Okay, good evening mga kuya. So, ang video pong ito ay para po dun sa mga nagtatanong sa atin kung ano po yung mga qualifications para makakuha ng student permit. Ito yung mga qualification para po makakuha tayo ng student permit, ano? Sa mga Pilipinos, no? At least 16 years old in above, no? And then sa foreign naman ay 18 years old. Okay, samal sa mga babae na kasal pero hindi pa nakapag-change status, mag-prepare lang po kayo ng PSA Certificate of Marriage, no? Kailangan ay physically and mentally fit tayo, no? Kasama po yun sa qualification sa pagkuha ng student permit. And then, dapat po ay marunong po tayo magbasa at magsulat, English or Tagalog. Po yung mga qualification ng pagkuha ng student permit. Ito naman po sa mga nagtatanong tungkol sa mga requirements para makakuha ng student permit. Okay, so ang mga requirements po na kailangan nating i-comply para po tayo makakuha ng student permit ay kailangan po mayroon po tayong PSA. Kung wala po tayong PSA, dapat po ay mayroon tayong passport, yung valid na passport po, ano. Kung wala naman po tayong passport at mayroon naman po tayong national ID, pwede po yun, ano. So mag-prepare lang po kayo ng original copy at Xerox copy ng national ID. And then, kailangan po natin makomply yung sinasabing, yung tinatawag nating TDC, yung Theoretical Driving Course. Yun po ay ginagawa natin sa mga driving school, like katulad po dito sa amin, sa Tolentinos Driving School. Okay po, so after nyo po makakuha ng TDC certificate, kailangan din po natin magpa-medical. Okay po, so in the same time po, yun naman pong LTMS portal account. Yun naman po ay tinuturo sa driving school or katulad po dito sa amin sa Tolentinos Driving School, tinuturo po namin yun ng libre. Ito po ay paalala sa mga applicant natin na mga 16 years old pa lang. Pwede na po tayong mag-apply ng student permit, but dapat po tayo ay may consent from sa mga parents natin. Yung consent na po na yun na gagawin ng ating parents, dapat po notarize yun. Dapat po ay pinanotaryo po natin yon. Okay po, ulitin ko po, 16 years old po ang inyong edad, pwede na po kayong kumuha ng student permit, but kailangan po ng consent sa inyong mga magulang. Okay po, hindi po tayo magpaalala, no? Tungkol ito doon sa mga student permit holder na. Pwede po ba ako mag-drive ng 4 wheels? Student permit po ang aking hawak. Pero po, ang kasama ko po license ay, ang kanya pong lisensya ay pang motor lang. So, hindi pwede, no? So, kailangan po, kung kayo po yung holder ng student permit at magdadrive po kayo ng 4 wheels, dapat po ang kasama nyo, ang license niya po ay akma sa category ng inyong sasakyan na dinadrive. Ang isa pang katanungan doon, halimbawa kuya, ako ay naka-student permit. Ang dinadrive ko po ay manual car. Pero po ang kasama ko, ang kanyang lisensya ay nakakategory lang pang automatic car. So hindi rin po pwede. Kailangan po nakaakma po yung license niya o yung category ng kanyang license doon sa sasakyan na dinadrive mo. Halimbawa naman, kung ikaw ay naka-student, automatic car ang iyong dala. Pero ang iyong kasama ay ang category ng kanyang license ay for manual. Pwede po 'yon. No? Kasi po ang kanyang license nakakategory ng manual, automatically po kasi 'yon sakop ang automatic. Sana po ay nakatulong po itong aking video na 'to doon po sa mga nagtatanong kung ano po yung mga requirements sa pagkuha ng student permit.